balita na magpapalakas sa atin sa panahon ng ating kahinaan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos na manatiling mahina. Gumawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Wala ngayon, Beth. Sasama na ako sa inyo sa paghayo. Talaga, Dante? Sasama ka na madalas ngayon sa paghayo? Nagising sa aking pagkakahimbing sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Totoo nga po na kahinaan sa aking pananampalataya ay lalo pong nagbaon sa akin sa kasalanan. Pero salamat po sa Diyos at di niya ako hinayaan na lalong malugmok sa kasalanan. Sa ngayon ay balik na po ako sa aking paglilingkod sa Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat noong tayo ay mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Roma 5:6. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang Tanikalang Lagot, isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza. Binigyang buhay ni na John Gulye, Nancy Lasarte, Jennifer Gulye, Ding Camacho, mapanlikhang tunog Bernie Bascao, sa pamamahalang teknikal Chester Luis Banzuela, sa direksyon ni Jennifer Gulye. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo. All religions claim exclusivity. I believe in Jesus. You see the reasons for that exclusivity. Because he describes my condition, provides for the malady, explains suffering, teaches me what the cross is about, and rose again from the dead to give me eternal life. Welcome back to Just Thinking. With so many different worldviews, one question many people have is what makes Christianity true, especially when compared to other religions? And how can Christians counter some of the more harmful lies that are being presented as truth in music and movies? To answer these questions, we return to a Q&A series recorded at Temple University. When Thomas the Apostle went to India, he was the one to whom Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. Pretty drastic statement. He went to India, the land of 330 million deities, and preached the message of Jesus. And he ultimately paid with his life. The reality about truth is that truth, by definition, is exclusive. Whether we like it or not, truth is exclusive. You may think, for example, Hinduism often says it's an all-accommodating religion. It isn't. It is not all-accommodating, and you know it well. Every Hindu believes in two things, karma and reincarnation. They may have huge differences,
but the law of the cyclical rebirth of life and the karmic cycle and the reincarnation are realities within Hinduism. People think Buddhism was very ironic and very accommodating. Not true. Gautama Buddha was born a Hindu, and he rejected the caste system and rejected the authority of the Vedas. That's when he came with his fourfold truth and the eightfold truth and the noble path and the fourfold truth of the problem of suffering, the reality, and how you extinguish it. Every religion is exclusive. Every religion. Hinduism excludes, Buddhism excludes. You know, it's very interesting. In India right now, they have this new movement. You may have heard it. Ghar Vapas Aa. Come back to your home. Ghar Vapas, Ghar Vapasi. You were converted, come back. Why? If all views are ultimately the person's expression, why come back? Because they believe their own religion is exclusive and ought to be protected. The question is not whether religions are exclusive or not. The question is, what can they answer to defend that truth? If you move from Hinduism into from the Vedas into the Gita, where Arjuna is talking to Krishna in that great conversation where Arjuna is going to fight his own brothers, and he doesn't know the chariot driver is Krishna, and he's asking him for advice on how I can go and fight my own brothers and kill them. He doesn't know who Krishna is, but he's giving the advice. Through the conversation of the Gita, Krishna talks about the Prajapati, which literally ends up meaning the sacrifice. You ultimately need that sacrifice. But in the Gita, there is no sacrifice. He was on to the truth that there was the need. Only in the gospel is that sacrifice offered for you and for me. Why is Jesus the way, the truth, and the life? Because he answers the four questions with correspondence as truthful and coherence as the four coherent answers. It is for this reason that people like Carey and Charlie C.T. Studd and Henry Martin and others went there. I go to India several times a year. Hum dharti ke aadmi hai. Hum dharti ke aadmi hai. I'm a person of the soil. I was born and raised in India. India has a which literally means, if I've come into this world, I must live. If living means drinking poison, I must drink it. The fatalism that is present in many of the young, they are hungering for answers. It is not so much the robust attitude of smothering somebody, but the privilege of telling them that Jesus Christ offers his sacrifice for you so that you can have life with purpose. Mahatma Gandhi, who carried a New Testament all his life, made this comment, "I like their Christ, I don't like their Christian." Because the Christians had victimized him in so many ways. We as Christians need to apologize to the world for the way we have sometimes betrayed the trust. But we do not go to present ourselves. We go to present Christ. If you had the cure for cancer, you would not be sitting at home. You'd be telling the world with cancer where the cure is. In Jesus, you find the answers to the deepest questions of the soul, and you present him as the answer. I'll leave that with you. I'll leave you with two footnotes. Why Jesus? I responded in one chapter to the very question you've raised, and also Jesus among other gods. You will see the coherence of his answers. All religions claim exclusivity. I believe in Jesus. You see the reasons for that exclusivity, because he describes my condition, provides for the malady, explains suffering, teaches me what the cross is about, and rose again from the dead to give me eternal life. That is what I present to the Indian people, and I hope you will follow those teachings too. Hi,
My name's Corey. I'm actually a big fan of yours, so been listening to you for a while now. And I'm an artist and an aspiring author, and one of the things that I've noticed that in this culture, especially in here, we see a lot of movies and a lot of literature and a lot of TV shows promoting philosophical beliefs that are, that if not just wrong, are actually kind of harmful to people. So I would just ask, what is the Christian perspective on art? Is there a way to counter some of these more harmful lies that are being presented as truth? I'll do a brief answer, and Vince will tell you what we are doing with the whole world of art in the Institute. It's amazing these steps we've taken. I think it was Dostoevsky who said, first, art imitates life, then life imitates art, and finally, life seems to find the very reason for its existence in the arts. If that happens, it's a sorry end. Art is a glorious expression. My daughter, wherever she has just come back from Paris, my oldest daughter, Sarah, she could spend every day in a museum of this world examining every piece of art she sees. She loves it. I'm more into the performing arts than the fine arts, but certainly I enjoy the best of music and the best of what the artistic world does. See, worship brought art into it, music. And if you go to Rome and anywhere, you see the glorious expression of the artists from the Renaissance and how they glorified God with their work. For the Christian in his or her life, the parameter is very simple. Worship the Lord in the beauty of holiness. Holiness is not about, beauty is not a boundaryless thing. Beauty has to have boundaries. And that boundary is the difference between the sacred and the profane. If one chooses to do profane art, it is really not art, it is the exalting of the profane. And it may be that the artist has the intention to show the horror of profanity through the process of the art, and it can happen and it can be done. I know a Hollywood music writer who said the hardest part of his life was to watch profane acts taking place on stage and for him to compose the music of it. So I'd be standing in the wings watching this and really not wanting to see it because he said, I'm a family man, I didn't want to cross some lines. But he would see as best as he could and invariably would introduce some horror music in the process because what was going on had some horrific ramifications too. So I say to you, the gift that God has given to you, if you do it as a Christian, do it in the beauty of holiness. As the world delves into art, we have to appreciate the fact that there are many parameters and possibilities, but we have to keep our convictions with the sacred and let the world see what beauty can do to the heart when it has the parameters of the sacred within it. That would be my simple advice in terms of the art. But I'm going to have Vince tell you about what RZIM is doing with the arts now. Be sure to tune in tomorrow to hear Vince Vitale answer this question and hear about how the Zacharias Institute is combining arts and apologetics. And if you'd like to hear more about the major cultural ideas, issues, and works of art that are currently shaping conversations, be sure to check out the Vital Signs podcast with Cameron McAllister. To order a copy of this message, titled Temple University Q&A, or either of the books Robbie mentioned in this program, you can order online at rzim.org or rzim.ca for those in Canada. Your prayers, support, and encouragement are what allow us to continue helping the thinker believe and the believer think. We actually have four distinct arenas that we primarily do our evangelism. And then, of course, in addition to those four, we are always wanting to be strong in our churches as well. But it is in the academic arena, in the business arena, in the political arena, and in the arts.
these four institutions shape the way a culture forms its ideas and values. For more information, go to rzim.org. Just Thinking is a listener-supported radio ministry and is furnished by Ravi Zacharias International Ministries, Atlanta, Georgia. Ang pagmimisyon ay laman ng puso ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating sundin ang Great Commission. Narito ang programang The President's Report. Bibigyan tayo ng ulat ni Dan Andrew Cura ukol sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines at kung paano tayo maaaring maging kabahagi sa Ministeryo ng Pagpapahayag ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng radyo. Karaniwan na nating nakikita ang job hopping o ang pagpapalipat-lipat ng trabaho ng mga kabataan ngayon. Para sa ilan, napakatagal na ng isang taon ng pananatili sa isang kumpanya. Hindi na rin ito nakapagtataka dahil sa dami ng oportunidad o mga career path na maaaring tahakin at pagpilian. Gayon din sa mabilis na pagpapalipat ng mga impormasyon at social media at internet. Kaya naman ang kwento ng mga taong hindi lamang nagtatagal kundi minamahal na ang kanilang mga trabaho ay lubos na nakapagbibigay ng inspirasyon para sa marami sa atin. Lalo na kung ang ating gagawin ay inaalay natin sa ating Panginoon. Ngayong araw kaibigan, ay mapapakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kamanggagawa dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. Siya ay si Arlene Sena, nag-alay ng 30 taon ng kanyang buhay para sa ministeryo ng FEBC. Sa kanyang nalalapit na retirement, ating balikan ang kanyang kwento at napagdaanan bilang kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan po ninyo ako sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa The President's Report. Nagsimula ang lahat noong 1980 nang pumasok si Ate Arlene bilang follow-up secretary sa 1116 DXAS sa Zamboanga. Nang mga panahong iyon, madalas ang brownout at blackout sa lugar na iyon dahil wala pa kaming generator noon sa stasyon. Madalas ding naaantala ang trabaho nila. Nung mga kapanahon ng iyon, ay mayroon ng kaguluhan din sa lugar ng Zamboanga. Kaya naman para sa ikapapanatag ng loob ng kanyang mga magulang, abay nag-resign siya sa DXAS pagkatapos ng isa't kalahating taon. Sa kabila nito, tumugon pa rin si Ate Arlene sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Noong 1985, bumalik siya sa FEBC bilang Communication Secretary sa Caruhatan, Valenzuela City. Siya ang naatasan na mangalaga sa mga donor database at magsulat ng liham ng pasasalamat sa ating mga katuwang. Ngunit, nagkaroon siya ng mga pag-aalinlangan. 2 taon sa paggawa ng pare-parehong trabaho araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko, una, ito na lang ba ang gagawin ko sa trabahong ito? Hindi ko pa masyadong naiintindihan na ito ay isang ministeryo. At pangalawa, paano ko sasabihin ang salamat sa pare-parehong tao buwan-buwan na magiging makapuluhan para sa donor? Sa totoo lang, ayaw ko namang maging sirang plaka, lalong-lalo na't ang mga liham ko ang magre-representa sa kumpanya. Kung ito lang ang gagawin ko at hindi naman ito makabuluhan sa akin, pwede na akong umalis.
Salamat sa Panginoon sa kanyang magandang plano sa pamamagitan ni Ate Arlene. Isang araw habang naghahanap siya ng liham galing sa mga tagapakinig na kailangan niyang ilagay para sa ating newsletter, nasagot ang kanyang mga katanungan. Nabasa niya kung paanong nakatutulong sa mga tagapakinig ang ating mga broadcast. Sa wakas, nabuksan ng aking mga mata kung para saan ba ang ginagawa ko. Nababago ang buhay ng mga tagapakinig at nahihipo sila ng Diyos sa pamamagitan ng napapakinggan nila sa radyo. May kailangang magkwento ng kwento nila at ako yon. Ipinaalala sa akin ng Diyos na kahit sa tingin ko ay nakakabagot, mahirap, maliit at walang silbi ang trabahong ginagawa ko, ang katotohanan ay kung wala ito, hindi makukumpleto ang gawain. Magagawa naman ito kahit wala ako dahil marami namang pwedeng pumalit sa akin. Pero dahil ipinagkatiwala niya ito sa akin, isa itong malaking karangalan at pribilehiyo. Give me ears to hear your spirit. Give me feet to follow through. Give me hands to touch the hurting and the faith to follow you. Dahil sa magandang katotohanang iyon, naging mas buhay at mas personal ang pagsusulat ni Ate Arlene ng mga liham para sa ating mga donors. Napansin rin ito ng kanyang supervisor. Ngunit may mga pagkakataong ninanais din ni Ate Arlene na lumipat ng trabaho dahil sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi niya sinasabi sa iba, ngunit naiisip na niyang umalis muli. Pero humingi muli siya ng tanda galing sa ating Panginoong Diyos. At sinagot naman siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang promotion. Hindi gaano kalaki ang itinaas ng kanyang sweldo, ngunit lubos na pinahalagahan ni Ate Arlene ang tiwalang ibinigay sa kanya at itinuring niyang itong mensahe galing sa Diyos na manatili siya sa FEBC. Nagtrabaho siya sa Director's Office sa pamumuno noon ni Kuya Caloy Peña. At pagkatapos noon ay ipinadala siya bilang isang misyonero ng FEBC Philippines sa FEBC Cambodia. Parang natupad ang pangarap ko nung umalis ako papuntang FEBC Cambodia noong April 1999. Para akong nasa ulap, ngunit sa unang araw pa lang ay ibinalik na ako ng Panginoon sa lupa. Sa isang prayer meeting, napagtanto kong kahit hindi ka nagtatrabaho sa isang Kristiyanong organisasyon, basta ginagawa mo ang trabaho mo para sa Diyos, isa itong ministeryo. Pumunta ako sa Cambodia na punong-puno ng pangarap at plano na tumulong sa mga kamanggagawa natin doon. Pero napagtanto ko ring ang Diyos ang may kakayahang gumawa niyon at ako lang ay kanyang instrumento. Give me grace to be a servant. Give me mercy for the lost. Give me passion for your glory. Give me passion for the cross. Halos 10 taon na ang lumipas at naging mabunga ang paglilingkod ni Ate Arlene sa FEBC Cambodia. Noong 2013, bumalik siya sa Office of the President sa Maynila sa pamumuno na ng inyong lingkod. At sa taong ito nga, ay nalalapit na ang pagtatapos ng kanyang trabaho dito sa FEBC. Sa pagbabasa ko ng mga kwento nila Jacob, David, ang mga disipulo at iba pang karakter sa Biblia, napagtanto kong ang relasyon natin sa Diyos ay higit na mahalaga sa Kanya kaysa sa kahit na anong ginagawa natin para sa Kanya. Dinadasal kong gamitin niya ako sa kahit na anong paraan na gusto niya. I will go.
go. Mga mahal naming tagapakinig, sa tuwing mapapakinggan nyo kami sa radyo, sana ay isabay ninyo sa inyong mga panalangin at alalahanin ang ating mga kamanggagawa dito sa FEBC. Mga taong nagbigay ng kanilang buhay at talento para sa ministeryo. Mga taong piniling magsilbi sa Diyos sa kabila ng mga balakid, sa kabila ng mga ibang oportunidad. Mga taong kagaya ni Ate Arlene Sena. Ang 30 taon na paglilingkod niya sa ministeryo ng FEBC Philippines ay isang patotoo ng pagpapala, pagsama at katapatan ng Diyos, lalo na sa mga masunurin sa Kanya. Nais ko rin kunin ang pagkakataong ito para manawagan. Sa inyong may pasanin para sa gawain ng Panginoon, lalo na baka nalalapit sa inyo ang broadcast media, maaari ninyong bisitahin ang FEBC website sa febc.ph. At sa Ministry Opportunities ay matatagpuan ninyo ang listahan ng mga pangangailangan sa dagdag pang kamanggagawa. Mababasa natin sa Kolosas Kabanatang 3, talatang 23 hanggang 24 ang isang magandang paalaala tungkol sa ating mga trabaho at gawain. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon na pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Tunay ngang isang malaking pagpapala ang gumawa para sa Panginoon. Isang magandang dasal po ang nais kong iiwan sa inyo sa pagtatapos ng ating programa. Ito po ay matatagpuan sa Awit, Kabanatang 10, talatang 17. At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos at inyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at nagbibigay sa inyo ng The President's Report. Inyong napakinggan ang The President's Report na inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais ninyong maging katuwang sa pamamagitan ng pananalangin o praktikal na pamamaraan, tumawag sa 650-0859 at hanapin si Jasmine Rojas o Cyril Delfino. Maaari rin ninyong bisitahin ang aming website sa www.febc.ph. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong pagsuporta sa gawaing pagmimisyon. Kanyang lakas, Romo, 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 sa kanyang lakas, walang alinangan, may kaligtasan, kailan pa man. Sa kanyang lakas, magpapatuloy na humayo, sa kanyang lakas, saan mang sulok ng mundo. Sa kanyang lakas, magpapatuloy na humayo. Sa kanyang lakas, saan masulok ng mundo.
kita nung una pang nadinig ang tinig. Ang laging patnubay at sandigan ay ang Panginoon natin. Inihahayag si Kristo sa buong mundo nang tanging biyaya lang ng Diyos ang siyang laging nagpupuno. Nagtitiwala at nananali at umaasa sa kanyang lakas. Magpapatuloy na humayo sa kanyang lakas, saan mang sulong ng mundo. Sa kanyang lakas, ipalalaganap, ipamahagi ang pagpapala ng kanyang salita. Sa kanyang lakas, sa kanyang sa bukas na ating haharapin. Ang tagumpay at ang karangalan ay sa Panginoon pa rin. Pamamalita sa buong mundo, dakilang pag-ibig niya na nagliligtas sa akin at sa'yo. Magtitiwala at mananalig at laging aasa sa kanyang lakas. Magpapatuloy na humayo sa kanyang lakas, saan mang sulok ng mundo. Sa kanyang lakas, ipalalaganap, ipamahagi ang pagpapala ng kanyang salita. Sa kanyang lakas. Kanyang lakas, magpapatuloy na humayo. Sa kanyang lakas, saan mang sulok ng mundo. Sa kanyang lakas, ipalalaganap, ipapahagi ang pagpapala ng kanyang salita. Manarito lang sa kanya, wala nang lakas.
Your love defends me.
strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Oh,
My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me and lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. Forgiveness abound, and you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply sufficient grace. Sa bawat sandali ang tanging minimithi ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahan may kaibigan ka, handang maglingkod sa iyo't wina. Anumang panahon, laay pag-ibig ng Panginoon. 1197 DXFE, 1197 DXFE.
1197 DXFE 1197 DXFE ang tanging Good News Radio. Young Lives here on 1197 DXFE, the Good News Radio. Check your time. It is now 4:03 in the afternoon, mga kaibigan. Welcome here on our program, Young Lives. And you've got me nice as your afternoon buddy. This is a daily program every Mondays to Fridays, 4 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong Thursday afternoon? I hope you had a great time. Para sa mga nagmamaneho ngayon, para sa mga nasa kanilang offices or nasa kanilang mga bahay, hello po sa inyo. And maayong hapon. Allow me to accompany you, mga kaibigan, in whatever you are doing. And kung kayo po ay nakikinig, no, why not send me a message and let me know that you are with me. Text nyo lang po ako sa 0939-625-3912. Again, that is 0939-625-3912. By the way, we just wanna say thank you po to Pastor Pete Etabag and also to his beautiful wife for helping us, especially in learning more in this open broadcast software, no. So salamat kay Pastor for helping us and also for teaching us, no. And also kay Pastor Ray Chispa, no, sa pagiging very supportive. Maraming salamat po. Ayan. So mga kaibigan, continue to stay with me until 5 o'clock. We will be learning something ngayong hapon. At the same time, we're gonna listen to positive music. It is now 4:05 in the afternoon. Once again, this is Nice and this is Young Lives here on the Good News Radio of 1197 DXFE. I'll be back with more. Stay tuned and stay blessed. Here is from Hillsong United with Not Today. Let the devil know now.
It's a mama singing songs about the Lord. It's a daddy spending family time the world says he cannot afford. These simple moments change the world. It's a pastor at a tiny little church. 40 years of loving on the broken and the hurt. These simple moments change the world. Dream small. Don't buy the lie, you've gotta do it all. Just let Jesus use you where you are. One day at a time, live well. Loving God and others as yourself. Find little ways where only you can help. With His great love, a tiny rock can make a giant fall. Dream small. It's visiting the widow down the street, or dancing on a Friday with your friend with special needs. These simple moments change the world. Of course, there's nothing wrong with bigger dreams. Bigger things, no. Cause these simple moments change the world. So dream small. Don't buy the lie, you've gotta do it all. Just let Jesus use you where you are. One day at a time, live well. Loving God and others as yourself. Find little ways where only you can help. With His great love, a tiny rock can make a giant fall. So dream small. Keep loving, keep serving, keep listening, keep learning, keep praying, keep hoping, keep seeking, keep searching. Add up the small things and watch them grow bigger. The God who does all things makes oceans from rivers. So dream small. Don't buy the lie, you've gotta do it all. Just let Jesus use you where you are. One day at a time, live well. Loving God and others as yourself. Find little ways where only you can help. With His great love, a tiny rock can make a giant fall. Yeah, follow. Two fish can feed them all. So dream small. Dream small. I'm captivated, I'll say it, I'm on a whole new intrigue. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. My heart keeps reminding me. I see you in every little thing all day.
know your love is finding me. I see you in service. Fresh start. Love it. Just think raw, acoustic, heartfelt honesty. Check it. It's like the way you love me, it's so amazing. Even when I walk away from you, that you were taking. Now your mercy's helping me see the truth. Helping me see the truth. I can't seem to run far enough to escape your love. This cycle got me trapped. I know I am deserving. I hear you whisper that I'm chosen. I feel you fixing everything in me that's broken. And you're so patient and gentle with my heart. Unbelievable mercy, giving me a fresh start. Mahimo mo
katauhan, hari anong pari, ubalaan nga nasun. Imo kaming gipili, magpuyo nga balaan, imong gipanag-iya sa imong kahimayaan. Aron kami magasugid, magasugid, magasangyaw. Aron kami magasulti, magasulti, magabayaw sa tanang kahibulong ng buhat mo, Ginoo. Katauhan, hari anong pari, ubalaan nga nasun. Imo kaming gipili, magpuyo nga balaan, imong gipanag-iya sa imong kahimayaan. Aron kami magasugid, magasugid, magasangyaw. Aron kami magasulti, magkasulti, magabayaw sa tanang kahibulong ng buhat mo. Aron kami magasulgit, magkasulgit, magkasangyaw. Aron kami magkasulti, magkasulti, magabayaw sa tanang kahibulong ng buhat mo. Diyos, gikan sa kangitngi, ngadto sa kahibulungang kahayag mo. Gitawag nimo kami, O Diyos, gikan sa kangitngi, ngadto sa kahibulungang kahayag mo. Gitawag nimo kami, O Diyos, gikan sa kangitngi, ngadto sa kahibulungang kahayag mo. Aron kami magasugid, magasugid, magasangyaw. Aron kami magasulti, magasulti, magabayaw sa tanang kahibulungang buhat mo. Aron kami magasugid, magasugid, magasangyaw. Aron kami magasulti, magasulti, magabayaw sa tanang kahibulong ang buhat mo. Sa tanang kahibulong ang buhat mo. Sa tanang kahibulong ang buhat mo, Ginoo. Feeling lonely, this world got a way of showing me. Showing me. Some days it'll lift you up, some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got enough. Yeah.
the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector, and break the will of this born defector. 'Cause all I know, all I know, I'm
tell my feet to wait. Cause where you are is where I wanna be. The depth of me is calling for the deep. You're not in it, I just want you. No, I don't want it if you're not in it, I just want you. Your heart, your ways, show me your face. Your song and your voice, break through. Of your heart, cause I want to discover all you are. I'm leaning into heaven for a glimpse, and I will partner with your presence here again. Your song.